SM City Batangas. So, meron dito ng tactical inspection ng mga kaibigan nating security guard. Antay natin. So, dun yata mag-start sa party. SM City Lipa, SM Center Lemery, Hypermarket, Batangas, and Rosario. Tikas! Go! You shoot! 2009, with only 5 members, with band name Central to Band, with an intention of serving as their efficient band during their region's JTI. March 2014, additional band members were added, and the band was renamed as SM Security Kalayaan Band with a vision of becoming the first security marching band in the province. As a sign of gesture, the band was again renamed after the banner and the co-founder of CRS who added that the late engineer and the late Mateo. Ladies and gentlemen, passing before you, from the original 5-man band to now a strength of 11 members, passing before you is the SM Tapagong Security Marching Band. At around 1720 hours at Supermarket Batangas. This certificate of commendation is given to LG Doriani Ronley of Batangas Hill Security and Services Incorporated SBI Batangas. Signed, Victor G. Santiago. Signed, Hans T.C. For being vigilant during her tour of duty, which prevented the possible loss of merchandise items amounting to 39,873.75 centavos. The incident happened last April 15, 2023 at around 1720 hours at Supermarket Batangas. This certificate of commendation is given to LG De Chavez Mary Grace of Batangas Hill Security and Services Incorporated, SBI Batangas. Signed, Mr. Victor G. Santiago, Mr. Hans T.C.
for turning over a bag containing 5,035 pesos cash and assorted IDs, which he recovered during roving inspection at the open parking area at around 1620 hours last 26th of May 2023. The certificate of commendation is given to S.G. Michael R. Miel of 1957 Security and Investigation Agency Corporation, SM Center Lemery. Signed, Mr. Almus J. Alabe. Signed, Mr. Hans T.C. For intercepting and filing of theft case against the shoplifter, stealing assorted grocery items worth 2,137.62 centavos. The incident happened last March 21, 2023 at around 1320 hours at Supermarket Batangas. The certificate of commendation is given to S.G. De La Cruz Noel of Batangas Hill Security and Services Incorporated, SBI Batangas. Signed, Mr. Victor G. Santiago. Signed, Mr. Hans T.C. For turning over one unit of Samsung A03 mobile phone worth 7,000 pesos, which he recovered during roving inspection at the cyber zone area at around 1825 hours last May 25, 2023. The certificate of commendation is given to S.G. Rajil V. Toscano of Herstal Advance Security Agency Incorporated, SM Center Lemery. Signed, Mr. Almus J. Alabe. Signed, Mr. Hans T.C. Apprehending and filing of qualified theft case against an employee stealing SM merchandise worth 480 pesos at around 1850 hours on May 11, 2022 at the SM store SM City Batangas. The certificate of commendation is given to Sag Maylin E. Atienza of Batangas Hill Security Agency, SM City Batangas. Signed, Mr. Charleston M. Tan. Signed, Mr. Hans T.C. For apprehending and filing of theft case against a shoplifter stealing assorted SM merchandise worth 10,992 pesos and 75 centavos at around 1,215 hours last March 15, 2023 at SM City Batangas, the SM store. The certificate of commendation is awarded to Sag Ayan L. Bores of Batangas Hill Security Agency, SM City Batangas. Signed, Mr. Charleston M. Tan. Signed, Mr. Hans T.C. For responding to foiled robbery incident, termite gun, transpired last May 1, 2022, on or about 2,427 hours at SM City San Pablo, the SM store. The certificate of commendation is given to CRS Supervisor Christopher Ray B. Garcia of SM Retail Incorporated, SM City Lipa. Signed, Mr. Charleston and Tan, Mr. Hans T.C. Turning over a coach wallet containing cash amounting to 11,000 pesos and assorted IDs, which he recovered in open parking B of SM Center Lemery at around 1900 last December 6, 2022. The certificate of commendation is given to Mr. Rolando V. Arandia of San Roque Human Resources Corporation.
Signed, Mr. John Jason T. Terenal. Signed, Mr. Bien C. Mateo. Signed, Mr. Steven T. Tan. For turning over a coach wallet containing cash amounting to 11,000 pesos, which he recovered in open parking B of SM Center Lemery at around 1900 hours last December 6, 2022. The certificate of commendation is hereby given to Mr. Alfred S. Mortel of San Roque Human Resources Corporation. Signed, Mr. John Jason T. Terenal. Signed, Mr. Bien C. Mateo. Signed, Mr. Steven T. Tan. Ay pagpapakita ng physical na kakayanan ng ating mga security force. Of course, pamula po sa inyong mga kasuotan, sa uniforme, sa mga equipment, sa mga sasakyan na ipinarada natin kanina, sa kakayanan ng ating musiko. Hindi lamang po yun yung ipinapakita natin sa araw na ito, pero higit sa lahat ay yung ipakita natin kung ano po ang talagang pagkatao ng mga security force ng South 4. Pinapatunayan po natin, o mas gusto nating ipakita, yung disiplina, yung kurtesiya, yung professionalism, yung respeto na lagi pong ipinapaalala sa atin ng ating mga leaders. Kaya po sa umagang ito, hindi lamang yung inyong kakayanan sa pagmamarcha ang ipapakita natin, kung hindi yung taus-puso po nating pagsiservisyo sa atin pong trabaho, sa atin pong kumpanya, ang SM Supermalls. Kaya po sa umagang ito, muli po, amin pong ipinipresenta sa inyo at sana po kayo ay natuwa at bumilib sa amin pong ipinakita sa inyo. At gusto ko lamang pong ipaalala na hindi lamang po kalalakihan ang nagpapakitang gilas dito sa probinsya ng Batangas. Nakita nyo naman po, si May Marasigan, ang leader ng tropa natin sa umagang ito, ay babae. Kaya po, hindi lamang po lalaki ang barako sa Batangas, kundi po, kagaya naming mga kababaihan din, barako din po kami. At ako po ay isang barakong Ilocana. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi mabubuo ang ating security program kung wala itong security audit na sumasalamin din sa ating pag-i-implement ng kayusan ng ating security programs dito sa SM, which is ito yung highlight. Dito, dapat nating pagbutihin and implement ang iba't ibang mga procedures sa ating mga posting. Kasi sa atin nakasalalay ang lahat ng kaligtasan ng ating mga customers na pumapasok at lumalabas
ng ating mga malls. Kayo ang unang nakikita nila, kaya dapat pagserbisyohan natin po sila ng maayos. Dito sa Joint Tactical Inspection, ipinapakita natin ang kaayusan at unity ng lahat ng mga security guards, lahat ng bumubuo ng security mula sa mall, sa retail at saka sa food group. Dapat isang SM lang ang pinapakita natin sa ating pag-implement ng security and safety sa company. And gusto ko rin pansinin, higit sa lahat, ang ating mga guards na gumawa ng maayos sa pamamagitan ng pagsole ng mga items, yung mga ILC natin, sa pang-araw-araw na paggawa nila ng tungkulin. This emulates the true security of SM, emulates the integrity, honesty of being a security guard. So, in closing, gusto ko kayong pasalamatan sa lahat ng suportang ibinigay nyo sa ating company and also sa mga security providers natin na sumusuporta sa pag-fill up ng mga posting para matagumpay nating gampanan ng ating security post. With that, I would like to commend you all for a job well done and thank you very much. Hindi ko na po isa-isahin. Ang amin pong mga security guard providers na pinangungunahan ni Colonel Asayo at siyempre ng aming Congressman Nikki Briones, sir. So, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng present ngayon. Uy, malilimutan ko ang aming assistant branch manager ng the SM store, Miss Evangeline Arieta. Minsan-minsan lang may umutin na taga-department store, kailangan batiin ko yan. Salamat sa support, Miss Evangeline. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, kayo po ay sinasabihan namin. Sinabi na po ni Kuyang Mi kanina na snappy kayo muli. Sa akin po, snappy po yung performance na ngayon. Kasama na po lahat ng nandyan sa harapan ko. Guards, maintenance personnel, at the same time, yung banda natin, nagaling pa na rin ng Taytay, eh talagang kitang-kita ang ating paghahanda. At mararamdaman natin sa ginawa ninyo yung ating tinatawag na 1SM, we are one. Makita niyo po, iba-ibang agency, iba-ibang posisyon, pero nandito po tayo lahat nagpaparada, no? Hindi po kinakailangan bigyan ng award para gumawa ng mabuti. Hindi po kinakailangan magkaroon tayo ng tinatawag na commendation o hindi kinakailangan na maghanap tayo ng aumento para tayo gumawa ng mabuti. Lagi kong sinasabi sa mga guards sa retail, walang ipinanganak na tinuruan na gumawa ng masama. Walang ipinanganak na tinuruan na mangapin ang kapwa. Lahat tayo pinalaki ng mga magulang natin para gumawa ng mabuti sa kapwa. Kaya ituloy po natin yan, tandaan natin, napakaswerte natin. Bakit? Sa SM, sinasolduhan tayo para gumawa ng mabuti. Tayo ay gwardiya ng SM para paglingkuran ang lahat ng customers natin. Kaya lagi niyong tatandaan, isa tayo sa pili na maswerte. Yung magulang natin, inuutusan tayong gumawa ng mabuti, walang sweldo. Sa SM, inuutusan tayong gumawa ng mabuti, may sweldo. Kaya ipagpatuloy po natin yan. At lagi natin tatandaan, walang kapalit ang ginagawa natin dahil hindi lahat ng tao kapareho natin. Yun lang po. Magandang umaga sa inyong lahat. Itong nakaraang pandemya, lahat po kami mga security provider sumuporta sa aming mga security guards na nakadeploy. Although, yung nagpadala po kami ng mga pagkain nila, budget, bilang pagtanaw ng utang na loob dito rin sa ating mga security guard na talagang nagtiis, nagsikap, naghirap during pandemic time. At kayo'y pinapahalagahan namin at lalo na ngayon, napakaganda ng performance ninyo. Napakaganda. Lalo na dito sa ating battalion commander ba? Okay. Kami po, sa mga security provider, sir, nagpapasalamat ng maraming-marami sa inyo.
At dalangin namin na lumago pa rin ang ating negosyo para marami rin po tayong matulungan na mga nangangailangan ng tulong. Sa ating mga security guard, ang laging sinasabi ng ating big boss na si Mr. Hansi, kayo yung unang-unang taong dadatnan ng ating mga customer, gayon din ang ating mga empleyado. Kaya ang sabi niya, dapat sa inyo pa lang masaya na ang ating mga customer. Kaya ipagpatuloy lang natin yung mga magagandang gawain natin, lalong-lalo na sa pagbati ng good morning, good afternoon, good evening. Walang mawawala sa atin. Iparamdam natin sa ating mga customer na tayo ay kabilang sa SM. SM Mall, SM Product. Lahat ng gamit ng SM nandito na sa atin. Kaya lahat ng customer halos dito pumupunta. Mula sa bahay, sa opisina, lahat. Wala ka nang hahanapin. Kaya nga ang tagline ni SM, di ba? We've got it all. We've got it all. We've got it all for you. Huwag natin sisirain yan. Pagkat yan ang napakagandang tagline ng ating pinaglilingkurang mall. Maraming maraming salamat sa inyo at mabuhay tayong lahat. Tama po yung sinabi ng Barako ng Ilocos, ng Barako ng Ilocos. Totoo pong maganda ang panahon ngayong umaga. So it's a blessing for all of us. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyong pagdalo, dati mga bisita. Just to share with you, last week po nagpresent po kami kay Mr. Bien tsaka kay Mr. Steven ng performance ng malls. So ngayon pong apat na buwan, makikita nyo na ang performance natin ay mas maganda pa ng 2019. So kinukumpara po namin sa 2019 dahil ito po yung panahon na bago pa tayo nagka-pandemic. So with the new malls, may dinagdag po tayong bago sa area natin. Nagbukas po tayo ng 13 Martires, nagbukas po tayo ng Sorsogon. So mas maganda po tayo ng 23% compared to 2019. At pag tinanggal po natin yung mga new malls natin, 12% po. So lahat po yan hindi namin magagawa kung hindi dahil sa inyo. Nung pandemic pa lang po na patunayan nyo ang inyong katibayan, pagpasok, pag-i-implement ng minimum security protocol, yung mga social distancing, pag-ensure that people who enter the mall are wearing the face mask, at bukod pa doon sa pagbati, pagbigay ng serbisyo sa kanilang lahat. So tayo po ay lalong tumitigas, lalong tumatatag dahil po sa inyong service na binibigay. Kaya pagpatuloy nyo po, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay nagpapasalamat na pinili nyo po ang SM na para pagtrabahuan. And more power to all of us. Thank you and good morning. Our Senior Assistant Vice President for CRS SEMC, Mr. Almos J. Alabe. Palakpakan natin, Ms. Christy Galang. Tapos kasama niya yung kanyang, yung isa sa mga veterans ng CRS, Mr. Mel Misosa, yung ating AVP. Tapos pinagsama pa, siyempre, yung aking deputy, Mr. Rafi Tihada, and Ms. Joanne Aureliano. Silang apat, pag ipagsama-sama mo, would you believe na we are accounting 150 years of CRS service? Kung ipagsama-sama mo sila lahat. And yan ang isang tanda, no, of what is working together means. So palakpakan po natin. And we would like to thank them to be very good example sa atin lahat, no? Sila nagsisimula bagong graduate. Nagsimula sila na magtrabaho kasama sa atin, mga dalaga at mga binata. Ngayon, mga lolo at lola na, nandyan pa rin sila. Palakpakan po natin yung apat na ating mga CRS. So marami pa tayong magagandang halimbawa na gustong i-share sa inyo to show what working together means, no? And we are very, very proud that we have accomplished so much and we have achievements to really speak
of what we have been doing together. Katulad, yung audits natin, no? Ito talagang lalapat ang tenga ng ating operations pag binimension mo ito, no? Dito sa ating region, anong region ito? South 4, SM Lipa. From 93% ang audit results nila, security audit results, 93% ng 2022. Itong 2023, yung katatapos lang na audit, Lipa, 97.5%. Tumaas ng ganun ka, no? Palakpakan po natin ang SM Lipa. SM Lemery. Sabi natin, medyo maliit lang SM Lemery, kaya kayang-kaya. But no, you cannot achieve or accomplish things if we will slacken our work on really supporting each other. Kasi yung audit, hindi naman para sa isang tao, kundi sa kabuuan. So, anong ginawa ng Lemery? From 96% noong 2022, napakataas na yan, ha? Itong 2023, yung results ng SM Lemery, 98.9%. Palapakan po natin. Siyempre, hindi papatalo ang SM Batangas. From 94% audit results ng 2022. Siyempre, masyadong magandang halimbawa ang ginawa ng ating team dito sa SM Batangas on really working together, lahat-lahat tayo. And resulted to 97.7% audit results. So, we are very, very proud na ipakita at i-share sa inyo yung mga ganito. So, working together is really important. Mamaya, marami pang sasabihin si Boss Bien, but I reserve those things sa kanya. No? Security force at mga agency personnel. Makikita po ninyo sa mga sa binasa kanina sa mga parangal. Ang nakapirma po diyan ay walang iba kundi si Mr. Hans C, ang chairman, no, ng executive committee ng buong SM, no? At sa mga agency personnel, si Mr. Steven Tan, ang presidente ng SM Supermalls, dahil pinapakita namin kung gaano kayo kahalaga. So, importante ang bawat position sa iyo. That's why gusto ko, pag may nagtanong sa inyo, saan kayo nagtatrabaho? Gwardiya po ako sa SM, hindi yung gwardiya lang. Janitor po ako sa SM, hindi janitor lang. Dahil sa amin, isa kayo sa importante at frontliners namin kayo. Frontliners namin kayo, kasama kayo ang mga trabaho nyo sa pagpapalaki ng negosyo ng SM. At yan ay ina-appreciate namin. So sa ganitong pagkakataon, of course, pinaparangalan natin ang ating guest of honor ngayon. Pero ibinabalik ko rin sa inyo ang karangalan dahil inararangal ko kayo. In fact, nag-uusap kami ni Mr. Alabe, sabi ko, next year, gusto ko mas malaki, mag-invite tayo ng NGO, no, na non-government organization, para makita nila ano yung ritual natin sa security. Ang security guard natin, hindi lang taga-check ng ID. Ang janitor sa maintenance personnel natin, hindi lang taga-linis ng CR o taga-palit ng bulb. Dapat malaman nila, lahat sila tinetrain natin sa firefighting. Dapat lahat sila, alam nila na tinetrain natin sila paano ang good customer service. Paano tayo tumulong sa nakatatanda. Paano tayo tumulong sa mga may kapansanan. No? At yan ay importante. At dapat malaman rin na lahat na tayo ay tumutulong sa kalikasan. Dahil tayo, no? So kailangan yata ng isang medic muna. No? Dahil tayo, no, ay naglilinis ng mga estero, naglilinis ng kanal, naglilinis ng ilog, tumutulong tayo sa pagtatanim ng mga puno. So ito ay isa dapat na pinagmamalaki natin. No? So lahat ng ginagawa natin dito, I was assured by Mr. Alabe na dinodocument natin. May mga litrato yan. Even si Mr. Hans sinasabi, dapat yung mga ginagawa natin ganyan, dinodocument natin para pag humingi kami ng kopya, no, maigagawa namin ng video at maipagmamalaki namin sa lahat, sa mga bagong empleyado at sa publiko, sa mga customers ng SM. A proud member of PNPA Maguilas Class 2000, he has made remarkable achievements during his stints in various significant assignments such as the arrest of Ramon Argente, the number one most wanted with case in Bauan, Batangas, by virtue of warrant of arrest of crime of murder, arson, robbery in band, and double frustrated murder.
conduct of raid of drug den in Santo Tomas and Barangay Palatio, Pasig City, last February 10, 2006, wherein it led to the confiscation of shabu, paraphernalia, which are his two-spot promotion. First was in 2002 from police inspector to police senior inspector, and second in the year 2005 from police senior inspector to police chief inspector. A well-rounded officer who believes in holistic approach, especially in developing his law enforcement skills and capabilities. He also attended local international seminars and courses. Among the international courses he attended were the Incident Command System course in USA in June 2011, wherein their batch were the pioneer participants, and the Suicide Bomber Prevention and Management Workshop conducted by the International Law Enforcement Academy in Bangkok, Thailand, last February 2011. Locally, he attended the Police Intelligence Officer course, Controllership Officer course, Specialized Planning course, and Tactical Command course, among others. He is happily married to Madam Bernadette Oco de Chavez from San Juan, blessed with two amazing sons. So, ladies and gentlemen, join me in welcoming our guest of honor and speaker, Provincial Director of Batangas Police Provincial Office, Colonel Reynerio M. De Chavez, sir. Pugay kamay! Ah! Mga pinuno, pugay kamay! Na! Mga pinuno, baba! Pumunta po ako sa Sumart at nag-apply din po ako bilang isang customer relation CRS service. Tama po ba yun? And ang hindi ko po makakalimutan ay nung ini-interview ako ni Engineer Antolin Paule. So palaging tinatanong niya sa akin, what is the difference between arrest with warrant and warrantless arrest? So tumatak po yun sa isip ko. So napakagandang experience, no? So hindi lang po tayo tumuloy kasi po tinawag po tayo sa Philippine National Police Academy. Pagkatapos naman po ng graduation ko sa Philippine National Police Academy, nung na-promote po ako ng major, ay nasay naman po ako sa Firearms, Explosive, and Security Agencies and Guard Supervision Branch, na kung saan ang kahalubilo ko po ay katulad nyo ng mga security guards, security officers, at lahat ng nagbibigay ng seguridad sa mga malls at sa mga establishment. So kaya malapit po ako sa inyo, huwag po kayo mag-alala. Bilang ako po ay Provincial Director ng lalawigang ito, huwag po kayo magdalawang isip na lumapit sa ating lahat ng police station at kayo po ay hindi mabibigo. It is my honor and privilege to be here with you today as the security force of this mall has gathered here for a joint tactical inspection. Your readiness to safeguard the customers and your alertness in your professions as well as your capability were displayed. This will also determine your compliance with the standard set forth by the company and the Philippine National Police to fulfill the duties of ensuring the security and safety of mall goers. So, napakaganda po na pinakikita ninyo sa pagmamarsa ninyo, sa pagsasabay-sabay ng mga hakbang, sa pagsasabay-sabay ng mga saludo. Iisa lang po ang indikasyon niyan. Iisa lang po ang pinahihiwatig niyan ng lahat ng security guards ng SM ay disiplinado. I would like to commend the mall security personnel for their compliance with the security and safety.